Anong mas mahaba? Yung sayo o yung akin? Yung sa akin, syempre. Hoy mga ungoy, welcome back sa bagong video. So napapansin nyo naman dito sa video na to, medyo iba ang ating setup. Meron tayong mic ngayon dahil mag-i-interview tayo. So dito sa video na to, kasama ko ang team ng We The Public para tulungan ako sa paggawa ng video na to. So alam niyo naman na dati akong taga-South at ngayon ay nakatira na ako sa North. So napag-isip-isip ko, bakit hindi ko ikumpara ang North sa South? So para sa video na to, pupunta tayo ng Bulacan, Pampanga at Laguna para magtanong-tanong, sino bang mas angat? Ano bang mas magandang lugar? Ano ba ang status ng mga taga-North at taga-South? Kukumpara natin yan, titignan natin sino mas angat, face off tayo. So samahan niyo ako, magtanong-tanong tayo around this place. Huwag natin patagal ito, let's go! Hello po ate, anong pangalan mo? Patricia po. So taga saan ka Patricia? Taga Mikawayan, Bulacan po. Mikawayan, Bulacan. Sayaw! Yan! Tumot mo dito eh. Ay dami! Totoo ba na tamad yung mga taga North na pumunta ng South? Sa akin po hindi. Depende po kasi sa tao yon, tsaka sa goal mo kung ano yung reason mo ba't ka pupunta ng South. Paano kunwari ano, boyfriend mo? Willing ka ba magkaroon ng boyfriend na taga South? Opo. Kasi ano, distance doesn't matter naman when you love someone. Iba din! Love wins! Love it, ganun. Nakasakay ka na ba ng train, PNR, ganun? LRT lang po. LRT, MRT. So, pag pupunta ka ba ng South, mga ilang oras yung estimated time mo lagi? Siguro po ano, kailangan mag-alat ng 3 hours kasama na traffic. Hours. That's too much. 3 hours. Di ba nakaka-frustrate siya? Paano kunwari magkaroon tayo ng train from north to south? Sa tingin mo ba malaking tulong yan yun? Yes po, convenient siya sa mga ano, sa mga travelers or sa mga madalas po lumawas or even yung from south to north na or ano, vice versa. So sa tingin mo pag nagkaroon na ng train, mas malaki yung chance na magka-boyfriend ka from south? Sana! Kahit saan po, basta loyal, gano'n. Basta faithful. Hello po, ayun, kasama natin si Nanay. Nay, ano pong pangalan natin? Julie. Ayun po, Nanay Julie. May tanong po ako. Since dito tayo sa Bulacan, may kamag-anak po ba kayo sa South? Meron, may anak ako nasa Laguna. Meron sa Laguna, tama po. So, every kailan po kayo, nagpupunta po ba kayo na Laguna? Ay, hindi, bihira. So, ano po yung pinaka-main reason nyo, Nay? Bakit parang madalang kayo magpunta sa South? Because of traffic. Every time na pupunta kami ng Tagaytay, nasa traffic kami. Yung anak ko din, madalang din umuwi kasi mahirap sa community. Pero, Nay, paano kung naray kung isipin natin, paano kung magkaroon tayo ng parang train, MRT, LRT, from North to South? Sa tingin mo ba, gagamitin mo yun, Nay, papunta doon? Sa tingin mo ba, malaking kaluwagan ba sa buhay natin yun? Ano pong masasabi niyo doon? Oo, pwede. Kasi yun ang pinaka-the best. Lalo yung mga working, talagang everyday, talagang hirap sila. Kung aalis sila ng morning, madilim pa, uwi sila gabi, pwede mas mahirap. Pero kung magkakaroon talaga ng mga ganong transpo na mas mabilis, the easiest way na mag-commute ka, mas maganda. Nay, huling tanong na lang. Naniniwala ka ba na maraming maganda at pogi dito sa North? Oo. Oo. Siyempre, malaki. Patunay si Nanay. Oo. Hoy! So may makasama tayo ngayon dito, no? Anong pangalan mo? Quezon China po! Oh? Wawawi? Ikaw? Alicia! Taga saan ka? Pampanga! Mamututo talaga yung mga taga North, no? Ikaw? Taga saan ka? So ayun, may tanong ako sa inyo, since taga dito kayo sa North, nagpupunta ba kayo sa South? Hindi po. Bakit di ka nagpupunta sa South? Wala akong pera. Oh yan, tinan mo, problema mo yan. Ikaw, pupunta ka ba sa South? Opo. Saan, specifically sa South? Sa Batangas po. Bakit sa Batangas? Probinsya po namin. Sayaw! So madalas ka ba sa Batangas? Tuwing vacation lang. Ato yung vacation. Ikaw, hindi ka talaga nagpunta sa North? Ay, South. Hindi sa South? Hindi po. Hindi ka nakapunta sa Tagaytay? Hindi pa po. Pero ano, nakapunta na ako ng Laguna. Oh, South yun? Hindi. Siyempre ano lang yun, 2 days lang kami. Kaya nakapunta ka pa din? Ay, nakapunta na! Nung nagpunta ka doon, na-traffic ka ba? Sobra! 4 hours! Nakabin, nakaba ng traffic. Tapos pa uwi sa
sobrang dilim. Wait mo, video mo to eh. Ikaw. Ano po? May traffic ka ba pag pupunta ka ng ano, Batangas? Opo. Gan, parang estimate mo from here papunta Batangas, gano'ng kahaba? Siguro mga 3 hours po. Oo, kasi bad trip yung pag mahaba yung biyahe, nakakapagod yun, di ba? So ayun, paano kunwari magbiglang magkaroon ng train from dito, north, papuntang south? Tapos tingin niyo ba malaking tulong yon? Opo, kasi ano, less hassle na rin po. Kasi isang sakaya na lang din. Ikaw? Ano po kasi ulit tanong? Oo naman, ano, malaking tulong siya kasi syempre ano din, yung sabi niya nga yan, less hassle, tsaka syempre para less tagtag na rin sa katawan kasi syempre hindi ka na haggard nun. Ganon. Ganon, ba't ikaw naman bumabiyahe? Hindi ka naman bumabiyahe ngayon, haggard ka na. Hoy, hoy, so may kasama tayong bago ngayon, ano pangalan mo huya? Angelo Brace po. Ano? Angelo Brace. Angelo Brace, ba't wala ang Brace? Yun nga, hindi ko rin alam eh. Pasak ko yung brace ko sa'yo, okay? Pwede. So may mga ano ka ba, kaibigan ka ba na taga South? Alam mo ba kung saan yung South? Hindi. Wala ka mag-anak doon? Meron nga, so mga taga doon lang yun yung mga tita ko sa Batangas. Ah, Batangas. So nagpupunta ka ng Batangas? Hindi pa. Saan ka nakapunta na somewhere from the South? Tagaytay. Tagaytay. Anong pinaagusto mo sa Tagaytay? Balalo nila. Balalo? Yung sinusop-sop? Oo, yung tinutusok. Yung tinutusok mo. Ganon, sarap. Lame. Paano, paano? Ganon. Lame. 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 Ayan. So, yun nga, nakapunta ka na ng Tagaytay. Nung pumunta ka ba ng Tagaytay, na traffic ka? Sakto lang. Sakto lang. Kami umalis eh. Mga madaling araw yan eh. Tapos dumating kami mga alas 9, ganon. Ba't kayo madaling araw umalis? Dahil iniiwasan niyo yung traffic o gusto niyo lang talaga madaling araw umalis? Madaling araw lang para maabutan namin yung ano, yung hamog sa umaga. Mga batang hamog kayo pa. Okay. Since ang usapan natin north at south, paano kunwari bigla kang may nakilalang magandang babaeng dalagang Pilipina? Gusto mong ligawan? E taga south, kailangan mo mag-commute, kailangan mo mag-bus, kailangan mong sumakay ng train bago mo siya mapuntahan. Sa tingin mo ba, liligawan mo kahit ganun, yung, ganun kalayo yung bahay niya o medyo parang hanap na lang tayo ng iba? Depende kasi kung mahal mo naman yung tao, gagawa ka talaga ng parang para makapunta. So tain nyo to. Para sa'yo, anong mas masakit? Maghintay sa wala o maghintay sa next train? Maghintay sa wala. Bakit? Siyempre naranasan ko na yun eh. Inaano kita, nang atake ka ha? Paano kapag nagkaroon ng train from north to south and south to north? Sa tingin mo ba maganda siyang idea? Sa tingin mo ba, sasakyan mo ba yon? Anong opinion mo? Oo naman, kasi mas makakabilis ka sa ano eh, pagpunta sa north to south kung gagamit ka ng mga ganong ano. Ano-ano? Sasakyan, ganun, mga traffic. A few inches later. Oh, ikaw, anong opinion mo sa traffic? Okay. Oh. Nice, thank you ha. Ganda ang input mo. Bye. Hoy, hoy, so yun, may mga kasama ka ngayon. Anong pangalan mo? Pulin po. Ikaw? Mar po. So, taga saan tayo? Saan ka? Laguna po. Kaya! Ikaw? Dasma po! Kaya! Oh, ito the best. Mga taga Dasma talaga, Cavite represent. So, ayun o, may tanong ako sa inyo. Since taga South kayo, taga South din ako, anong mas mahirap? Pupunta ka from South to North or from North to South? North to South po. Bakit? Mas traffic. Mas traffic? Ikaw? South to North po. Bakit? Oh, for example, may kaibigan ka from North, niyaya ka niya magkita kayo, sabi niya meet kayo halfway. Saan yung halfway sa tingin mo? Manila. Manila? Around Manila. Ikaw? Manila rin po. Bakit? Kasi sabi niya Manila, so Manila. Yes po! Sa tingin niyo naman, saan mas masarap mag-food trip? Sa north na may maginhawa, may iba't ibang food park, or sa south na may Tagaytay, may iba't ibang kainan. Sa tingin niyo, saan mas masarap mag-food trip? North or south? South pa rin po. Ikaw? Sa south po. Anong pinaka-ipagmamalaki mo sa south? Puto Binyan. Oh, Puto Binyan, sarap. Lame. Ay. Ah, paano? Lame! ikaw, anong mapagmamalaki ng Dasma para sa'yo? Siguro po yung ano. Wait lang po. O, ito na lang. Paano kung narin biglang magkaroon tayo ng train from north to south or south to north? Sa tingin niyo ba, malaking tulong yon, malaking perwisyo ba yon? Ano sa tingin mo? Sobra po. Sobrang ano, perwisyo? Sobrang ginhawa. Sobrang ginhawa. Bakit? Less traffic po. Less traffic. Ikaw?
Ganon din po. Kawi gaya ng sagot. Ganon din po. So, sasakay ba kayo if ever? Para po ano, hindi na rin po mahirapin yung mga tao. Okay, so may mga kasama tayo ngayon dito. Anong pangalan mo? Ivan Escala. Ivan, ikaw? James Tura. Unang tanong, sa tingin nyo ba, saan mas marami maganda at pogi, sa North o sa South? Sa South. Ikaw? Sa South! Oh, living legends guys, look at us, we're from Scott. Okay, next question. Sa tingin nyo, saan mas masarap pumutrip, sa North o sa South? Sa South, syempre. Ikaw? Sa South pa din, bro. Ano mapagmamalaki mo sa South? Na pagkain, na paborito mo? Bulalo ng Tagaytay. Diba, ang sarap ang bulalo, yung sinusup-sup? Ikaw? Oo, oh, yun doon, pre. Hindi, huwag kang gumaya, iba. So, pag pumunta kayo ng Bulacan, nata-traffic ba kayo? Nata-traffic, syempre. Lami sa sakyan. From South to Bulacan, traffic. Lagi naman traffic doon, wala nang bago doon. Ito, tanong ko lang. Ano yung worst experience nyo sa traffic? Yung wala talagang galawan, tapos sobrang init. Yung pagkagising mo, nandun ka pa rin kung saan ka kanina. Sa pantanong, ano mas mahaba? Pasensya mo o traffic? Traffic. Ikaw? Traffic, syempre. So ito, kunwari, magkakaroon ng train, parang MRT, LRT, PNR, from, sabihin na natin na from North to South. Sa tingin nyo ba, magandang idea ba yun? Sa tingin nyo ba, hindi naman natin kailangan doon, dagdag lang yan sa gulo sa kalsada, anong say mo doon? Kung mas mapapabilis yung biyahe and less hassle, sige, okay lang. Ikaw. Siyempre, para yung mga may gusto pumunta ng North o pupunta ng South, para makapunta sila na mas mabilis, na mas easy ang buhay natin. So yun na, doon na tayo nagtatapos. Doon na nagtatapos ang video na to. Maraming salamat sa lahat ng mga pinagtanungan ko at sumagot sa akin. Kahit mo akong sira ulo dito. Hebebe, pero di pa doon nagtatapos dahil meron pa tayong part 2 ng interview. You can check it out sa page ng We The Public. Lalagay ko yung link sa description box. Check it out guys, may part 2 to. And yun na yun, thank you very much for watching this video. See you on my next video. Just remember to stay you, stay golden. Bye-bye!